Paliwanag ni Ugas na nagtuos na daw sila dati sa amateur boxing. At dito niya umano tinalo si Crawford. Pero bago natin simulan ang boxing news natin ay sana pakisubscribe po at pakipindot ang notification bell para updated po tayo palagi. Matapos nga pong maging matagumpay ng former WBA welterweight world champion Yordenis Ugas sa naging laban nito sa ating pambansang kamauman ni Pacquiao mahigit 3 taon na ang nakakalipa, ay tila minalas na nga po ito gawa ng 2 magkakasunod na talong nalasap nito sa huling 2 laban niya kontra sa former welterweight King Errol Spence Jr. at current WBC interim welterweight champion Mario Barrios. Subalit bagamat nga po nang gagaling ito sa 2 magkasunod na talong, ay ibinunyag nito sa kanyang official social media account na tinalo niya na umano ang isa sa pinakamagaling na boksingero ngayon na si former pound for pound King Terence Crawford. Paliwanag ni Ugas na nagtuos na daw sila dati sa amateur boxing at dito niya umano tinalo si Crawford. Hindi nga po natin alam kung ano ang gustong patunayan ni Ugas sa pahayag niya na ito. Subalit ang malinaw lang sa mga fans ngayon ay walang bilang yung pagtalo niya kay Crawford sa amateurs gawa ng hindi naman yun kasama sa official records. Bukod dyan ay alam din ng lahat na kung magtuos ngayon si Crawford at Ugas, ay tiyak na hindi maganda ang sasapitin ito sa kamay ni Crawford. Dahil kung 2 beses siyang tinabagsak ni Barrios at binugbog naman siya ni Spence, ay panigurado po na mas matindi ang sasapitin niya kay Crawford kumpara sa sinapit niya kay Spence, kung saan nabasag ang buto sa ilalim ng kanyang mata. Sinabi naman nga po ng batikang promoter ng Top Rank Boxing Promotions na si Bob Arum, na pagkatapos ng 3 magkakasunod na impresibong panalo via knockout ng current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster na Oya Inoue kontra sa mga bigating former world champions na sila Stephen Fulton, Marlon Tapales at Luis Neri, ay sinabi po ni Arum na gusto niya umanong makita ang kanyang fighter na si Inoue na labanan ang bata ni Sean Gibbons na si former world champion TJ Duhaney sa buwan ng September ngayong taon. At dahil kasalukuyang pang number 2 si Duhaney sa world rankings ng WBO Super Bantamweight Division, tapos nagmamatigas pa ang mandatory challenger ni Inoue na si Sam Goodman, kaya naman malaki talaga ang posibilidad na sunod ng maikasa ang sagupaan ni Inoue at Duhaney. At dahil dyan ay isang masamang balita po ito para sa ating pambato na si former 3 Division World Champion Angas ng Pinas, General Casimero. Dahil mas lalo talagang lumalaki ang posibilidad na maunahan ulit ni Gibbons na ilaban ang kanyang bata kay Inoue kaysa kay Casimero. Pero ganun pa man nga po ay kung sakali man na maikasa ang sagupaan sa pagitan ni Inoue at Duhaney, ay hindi po ito magiging exciting na laban para sa mga fight fans. Dahil alam naman nating lahat na magmimisto lang isang madaling laban lang ito para sa binansagang halimaw ng Japan. Mas gusto po kasi ng mga fans na umakyat na si Inoue sa 126-pound featherweight division dahil wala na itong kailangan pang patunayan sa super bantamweight division. Lalo pat sa unang 2 laban niya sa division na ito ay nagawa niya na agad kolektahin ang lahat ng titulo.